asawa ng iba't ibang klase ng alahas at mga gadgets ang isang binata sa loob ng kanyang tinitirahan sa Lot 8 Unit 3 NIC Residences sa Barangay San Josef Sur, Cabanatuan City. Personal na iniulat ng biktimang si Glenn Sanchez, 22, at isang businessman ang insidente sa otoridad. Ayon kay Sanchez, bandang alas 12 ng tanghali nang matuklasan niyang pinasok ng mga hindi nakilalang sospek ang kanyang tahanan. Sinira ng mga kawatan ang steel grill ng bintana sa harap ng bahay ng biktima at itinakas ang mga personal na gamit ng biktima na hindi pa natutukoy kung magkano ang halaga. Samantala, sa bayan ng San Isidro, isa na namang tulak at sinasabing gumagamit din ng shabu ang naitala sa listahan ng pulisya na pinatay sa pamamaril sa Gapan, Olongapo Road sa Puro 4 ng Barangay Malapit. Kinilala ang napaslang na biktimang si Nestor Reyes E. Garcia alias Estong, edad 40, may asawa. Huling tinutuluyan nito ay sa Barangay San Roque ng nabanggit na bayan. Sa salaysay ni Lorenzo Reyes, kapatid ng biktima, dakong alas 5:10 ng madaling araw, magkasama sila ni Estong sa isang tricycle papuntang Gapan City para mamili nang makarinig sila ng dalawang putok. Akala umano niya ay sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan, ngunit nabigla na lamang siya nang makitang duguan ang kanyang kapatid at walang malay na dumausdo sa harap ng tricycle. Dumako naman po tayo sa bayan ng Haen. Magulo at nakakalat ang mga gamit ng magis na ng isang ginang ang kanilang silid sa Barangay Magsalise na pinaniniwala ang nilooban ng akyat bahay. Nakulimbat ang dalawang unit ng Samsung cellphones ng biktimang si Jeanette Guevara, 41 anyos, kabilang ang isang Samsung Tab 3 at mahigit kumulang 150,000 pesos na pera. Nadiskubri sa investigasyon ng mga otoridad na nakapasok ang mga kawatan sa sliding window sa likod ng bahay. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa D. Guzman. Unang sigaw.